Nako, sinimulan na ang pananakot sa isang testigo sa kaso ni LV Vergara. Isa sa mga main witness ay si alias Dodong na dating kasamahan ni LV Vergara na nagtatrabaho sa pamilyang Ruiz. Sa ngayon may bagong employer na si alias Dodong. At kanina nga, bandang alas 8 ng gabi, September 12, ayon sa balita, ay sapilitang pinasok sa kwarto itong si alias Dodong. Sinipa raw yung pintuan ng kwarto niya at may dalawang lalaking nakabonet na nagpaputok ng baril. Mabuti na lang daw at nakaligtas itong si alias Dodong. Sa bagong amo niya nakatira itong si alias Dodong. At a few days ago nga, may nabalita nga na may mga umaali-aligid dun sa bahay ng amo niya na mga lalaking nakamotorsiklo at nakasuot ng mga bonet. At ipinagtatanong daw ng mga lalaking ito kung saan nakatira itong si Dodong at kung sino si Dodong. So kanina natunto na nga nila si alias Dodong. Balikan natin kung sino nga ba itong si alias Dodong at kung bakit parang siya ang tinatarget na patahimikin para sa kaso ni LV Vergara. Ah, kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa laysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makakaharap din ito si J.R. Dimines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanya ng kanyang sinumpaan sa laysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LV? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanya sinumpang sa laysay. Hindi rin po siya sinusweldohan. Paras po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung bagong matulog siguro, o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo, hindi pinasweldo, pinipili lang? Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. Ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong, sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang o kasabay mo? Kabaguan lang po. Bago lang, so mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB? Ako, hindi ko na kaya ito. Tatakas na ako. Gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba ganun? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong? Na, ay, tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa yung pagkakatanda? Hindi mo na matandaan? Hindi ko na puntandaan. Pero tumakas siya. Daladala ang mga damit. Hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Tiga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang sa laysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo ito? Actually, Your Honor, Dodong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong. Because according to... Pero si Dodong, lalaki ito. Yes, yes. Okay. Yes, Your Honor. But the person handling Dodong is the... it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro. But I attended the... Office of the City Prosecutor when he subscribed that sinumpaang sa laysay, Your Honor. So lumabas na, he came out in the open, si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household, tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang? Opo. Dahil hindi pinapasweldo? Opo. Hindi ka niyakag? Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din? Hindi po. Hindi kayo nag-usap? Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Eh, pero titistigo siya para sa'yo. Ayan o. Oh. Ang sinumpaang sa laysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ang dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit
panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayun, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang. Yung po si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo? Hindi pinapasweldo? Nagsasweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon. Itong si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo. Sinaktan din? Opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Ah, sinuntok din. Lalaki pa rin. JM ba? Babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki. Sinaktan din ito. Nino? Sino nang sakit? Sino nanakit? Pong, yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila, Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang pong sila. Ulitin ko. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sangayon kay JR. Gidodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo. Sa isang bukid sa Occidental Mindoro, nakaharap ng news team si alias JR na dating namasukan sa tindahan ng Pamilya Ruiz sa bayan ng Mamburao. October 2022, tumakas si alias JR dahil hindi nakaumano siya pinapasweldo, pinagbintangan pa siyang nagdakaw ng ulo ng baka ng kanyang mga amo. Nagtago si alias JR dahil pinagbantaan ang kanyang buhay. Ang kanyang pagsisisi, hindi niya naisama ang kasambahay na si LV Vergara sa pagtakas. Kaya't matinding galit ang kanyang naramdaman nang mapanood sa TV Patrol ang sinapit ni LV. Sinuntok si Pa, tuktok sa haligi ng CR. May tadyak na nasubsub siya doon sa tuwa namin doon, sa Arsina dito. So, gadya. Sino yung subsub? Sabi ko, ate, tama na. Kawa naman si LB eh. Ikaw, tama ka? Hindi pa nakakausap ng Municipal Social Welfare Office si alias JR, pero handa siyang tumistigo para mabigyan ng hustisya si LV. Isa-isa nang nalalagay sa delikado ang buhay ng mga testigo sa kaso ni LV. Kailangan na rin yata na paigtingin pa ng ating gobyerno ang pagbibigay proteksyon dito sa mga testigo. Although nagpadala na nga sila dati ng mga pulis para magsilbing bantay dun mismo sa bahay ng amo ni alias Dudo. Pero kasi sa pagkakaalam ko, pag mga ganitong klase, araw lang na nagbabantay itong mga pulis. So paano pag sumapit ang gabi? Hindi naman yata 24 hours ang security na ibinibigay sa mga ganitong kaso. Hindi ko rin alam kung pwede na bang ipasok sa witness protection program si alias Dudong na sinasabing main witness, at kung gugustuhin din ba ni alias Dodong na maipasok siya sa witness protection program. Lalo tuloy na pagdududahan na totoo lahat ang mga binibintang sa pamilyang Ruiz kapag kaganito yung nangyayari. Dahil sino naman ang magtatangka sa buhay ng mga testigo kung hindi yung taong inaakusahan nila? Siguro dapat mag-ingat na rin itong si alias Patrick at itong si alias JM. Dahil sigurado pagtatangkaan din ang mga buhay nila para mapatahimik sila. Ni hindi pa nga sila naharap sa Senado at ni hindi pa nagsisimula yung kaso, ay may mga ganito nang pangyayari. Ito ang mga panganib na kadalasan na hinaharap ng mga testigo. Kung kaya yung iba, sa takot, umaatras, lalong-lalo na yung mga walang kalaban-laban. Ang tanging makakatulong at makapagbibigay ng proteksyon lamang sa kanila ay ang ating gobyerno. Ngayon, kung itong mga testigo ay hindi magtitiwala na mabibigyan sila ng sapat na proteksyon ng ating gobyerno, malamang sa malamang, aatras sila bilang mga testigo kesa manganib araw-araw yung mga buhay nila at buhay ng pamilya nila. Itong tangka sa buhay ni alias Dodo ngayong gabi ay kinumpirma rin ni Senator Francis Tolentino. And I hope magawa niya ito ng paraan para masigurong ligtas ang lahat ng mga testigo sa kaso ni LV Vergara. Mukhang gagawin lahat ng mag-asawang Ruiz ang mga paraan para hindi sila mahatulan. Dahil kapag ka nahatulan sila, ang magiging hatol sa kanila ay katulad sa mga amo ni Bonita Baran na pagkakakulong habang buhay.